Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW yung bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa team ko, Oscar Bahagi, katuwang ng team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. Alright. Anyway, what's up mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis at kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumikha ng maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga Kalingap partners na patuloy pong sumusuporta sa programa at advokasya ng Kalingap, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat po ng kasamahan ko po sa Kalingap OFW Organic Sponsors na pinangungunahan po ni Sir Engineer July Paunil at ni Sir RP Max Vlog, mega love shoutout po sa inyong lahat. So yun na ano mga Kalingap at kabagis for today's reaction video. Gawan lang po natin ng reaksyon at pagbibigay po muli ng opinyon dito nga po sa naging live streaming po ni Kuya Val Santos Matubang, no? Mga Kalingap at kabagis, kahapon po. Dahil mga Kalingap at kabagis, no? Alam ko naman po, aware po kayo dito po sa issue na bumabalot po kay Mark at dito po sa pinsan niya. Dahil nitong mga nakaraang video upload po ni Kuya Val Santos Matubang ay may mga revelasyong binitawan po itong si Mang Jun na kung saan mga Kalingap at kabagis ay nagkwento po ito na sinasabi niya nga pong halos wala naman daw pong ginagawa or hindi nagmo-module itong si Mark at ang kanyang pinsan at pati po yung mga gawaing bahay na supposed to be napakasimpleng gawin ay talagang hindi daw po niya ginagawa. At dahil po dito siguro mga Kalingap at kabagis ay napanood ng mga kamag-anak ni Mark, to be specific po yung kanyang pong kapatid, no, si Joanna. Si Joanna po, mga Kalingap at kabagis, na kung saan ay parang nasermonan po yata itong si Mark ng kanyang kapatid dahil base po sa kwento po ni Mang Jun kay Kuya Val Santos Matubang ay malaki yung pinagbago ni Mark, lalong-lalo na po sa mga gawaing bahay. Dahil ang kwento po niya, mga Kalingap at kabagis, base po sa kwento po ni Mang Jun kay Kuya Val Santos Matubang, ay naglinis daw po, nagwalis ng bahay, nagpunas ng poste, naghugas ng plato, at nag-module, mga Kalingap at kabagis, itong si Mark. Pero nakakapagtaka, mga Kalingap at kabagis, bakit ang paglilinis ay ginawa po ng madaling araw? Pasado alas 2 ng madaling araw, mga Kalingap at kabagis, no? Well, anyhow, malaking improvement yan kung totoong ginagawa ito ni Mark sa kanyang kagustuhan. O di umano'y baka naman po kaya napipilitan lang dahil napagalitan ng kanyang kapatid. Sana nga mga Kalingap at kabagis, huwag maging ningas kugon itong pagbabago ni Mark at ng kanyang pinsan dahil ang mata ng mga netizen ay nakatutok po sa kanya. At as of now, mga Kalingap at kabagis, ay hindi mo po masisisi ang mga netizen na ikumpara siya sa kanyang nanay, no? Dahil dito sa kanyang mga ginagawang hindi maganda. Lalong-lalo na po yung hindi po pagmumodule, no? Malapit nang matapos ang taon at ilang pan na lang yan. Ilang pasukan na lang po yan sa pagmumodule ay bakit hindi niya patapusin, no? At saka isa pa po sa pinagtataka ko, mga Kalingap at kabagis, no? Bakit module pa rin po, modular pa rin po ang tinitake ni Mark? Eh halos 100% na po yata or almost 100% na po ang face-to-face dyan sa Pilipinas. At bakit itong si Mark ay still modular pa rin po yung mode ng kanyang pag-aaral? Which is kung tutuusin po mga Kalingap at kabagis ay pwede na po mag-face-to-face. Well, hindi rin po tayo sure kung ano po yung policy ng eskwelahan niya. Pero katanungan lang naman po yun, mga Kalingap at kabagis ni Jubilito TV Official, no? Majority po ng paaralan sa Pilipinas ay almost face-to-face na ngayon.
Pero bakit ang eskwelahan ni Mark ay nagmo-module pa rin? Tanong lang po yan, no? Mga Kalingapad Kabagis, no? Sana masagot. So ayun, mga Kalingapad Kabagis, panoorin po natin yung kwento. Nakakatuwang kwento po ni Kuya Bal Santos Matubang regarding nga po dito sa naging pagbabago ni Mark at ng kanyang pinsan. So narito po, mga Kalingapad Kabagis, panoorin po natin. Si Kuya Jong, mga kaibigan, mga Kalingap, kasi isipin nyo, natulog siya po nang nasa alas 12 na raw po mahigit. Alas 12 pasado itong si Kuya John. Kuya John po diyan sa Lingap Center, sa Mercedes. Natulog siya po ng ganung oras, alas 12 pasado na. Dahil meron pa daw siyang ginagawang TV doon sa loob ng bahay po niya. So, bali po yat. Ngayon po, mga alas 12, alas 12:30, 2:30 po, may nagwawalis na sa labas. Sabi niya, para may nagwawalis ah. Tapos may mga na rin siyang parang nagpupunas doon sa ano, sa pinto ba ito, sa kayo sa puste ng bahay niya. Sabi niya, 2:30. Ba't may nagwawalis? Parang may nagwawalis, tapos parang may nagpupunas. Bumangon po si Kuya John para alamin kung sino yung nagwawalis. Ako mga kaibigan, yung dalawa po nagwawalis nga, si Mark at saka yung pinisan niya. Sabi niya, ba't nga ganyan nagising? Tapos, mamaya-maya po, si Mark naghugasan niya yung plato. Nabigla siya. Sabi niya, anong nangyari sa dalawang ito? Ba't biglang nagbago ang kanyang kaisipan? Yung pala mga kaibigan, napanood nung kapatid ni Mark yung live natin, yung video natin, doon na yun nga yung sinabi ni John patungkol doon sa dalawa na parang ginag-aaral. So baka naging ano yun, no? Nagiging daan para maging masipag. Tapos mga Kalingap, kahapon daw po, halos magdamag, nagparamodule. Nagparamodule po. Halos 5 oras yung dalawa, nasa lamisa, tapos nagpaparamodule daw. Sabi, alam mo Kuya Bal, nagkaroon ng changes, pagbabago. Bakit Kuya John? Ano nangyari? Si Mark at saka yung pinsan niya, nagmumodule na. Halos 5 oras, hindi tumitikal sa lamisa at nagpaparasulat na gayaan. Ay malaki ang pinagbago, ano? Nalaman niya pala mga kaibigan na yung kapatid ni Mark, pinagalitan si Mark. O ano ba, di ka ba mag-i-eskwela dyan? Ano bang ginagawa mo dyan? Well, mga Kalingapad Kabagis, gaya nga po ng sinabi ko kanina, sana po huwag ningas kugon itong ginagawa ni Mark. Huwag pong pakitang tao lamang at sana'y maging bukal sa kanyang kalooban itong kanyang pagtulong kay Mang Jun at yung pag-aaral niya po. No? Seryosohin niya po sana dahil yan po yung mga bagay na ipinagkakaloob na hindi po kayang nakawin ni Numan. Yung kaalaman na yung natututunan sa yung pag-aaral. Napaka-importante po niyan mga Kalingapad Kabagis. Siguro, hindi niya pa na-appreciate ang importance ng education as of now. Pero pagdating po ng araw, pag binaliwala niya po yan, ay one thing for sure mga Kalingapad Kabagis, no? Pagsisisihan niya yan sa rest ng kanyang buhay. So yun mga Kalingapad Kabagis, mag-comment po kayo kung ano naman po ang inyong saloobin dito nga po sa naging kwento po ni Mang Jun kay Kuya Val Santos Matubang regarding dito sa pagbabago na nangyari kay Mark at sa kanyang pinsan. So yun nga mga Kalingapad Kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at ni Kalinga Prab, pakisuportahan at subscribe po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team COS. As I always say, mga Kalingapad Kabagis, peace, God first, God bless po. Bye! Inspirasyon sa lahat ng henerasyon, ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang ating kaing pinapangarap. Ah!
ang pag-iingat ng Diyos na way laging sumainyo. Team TV.